Greetings mga kababayan! Ito po si Attorney Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel ay isa pong legal aid public service program ng inyong lingkod. Ang mapag-usapan po natin dito ay wag niyong maituring na isang legal opinion bagkos consider our discussion for academic purposes only. Sa mga subscribers, viewers, marami pong salamat. Sa mga baguhan pa lang po, click, like, share, subscribe, hit the notification bell upang sa ganon magkaroon kayo ng update sa mga future videos natin. Marami pong salamat. Ang ating pong topic sa episode na ito ay may kinalaman po again sa ating mga properties, no? Kung saan po ay ito po ay subject na basta na lang minsan hindi natin alam i-attach po sa atin o kukunin po ng korte, no? Ang tawag po nito is attachment. Okay po? Ano ba yung attachment? Yung attachment po sa aming mga lawyers, ang tawag po namin dito is part of the provisional remedies. Kaya provisional po, kasi po, this is only temporary. Okay? Na kung saan, ang isang tao, merong kayong claim, no? Laban sa isang tao, no? Dahil maaaring ang taong yan ay may pagkakautang sa inyo. Okay po? At maaaring dahil sa may kontrata kayo, may katibayan naman kayo, no? May pagkakautang sa iyo at hindi naman nagbabayad. Kaya napilit na kayong mag-asunto. At base po sa inyong kontrata, no? Ay meron talagang maliwanag na meron siyang panaragutan sa inyo. At halimbawa naman po, meron pong danger na maaring yung taong ito ay tatakas. Siya'y pupunta sa kung saan-saan at takasan yung kanyang utang sa inyo. Paano na lang kayo? So, ang gagawin po ninyo ay hahanapan po ninyo kung merong bang ari-arian yung umutang sa inyo. Okay? At kung merong ari-arian po, pag-file ninyo ng complaint, okay? O anytime during nakapag-file ka ng complaint, no? Anytime bago mag-judgment, no? Maari kayong mag-file ng attachment, no? Doon sa defendant, no? Kung saan meron kayong kiniklaim. Saan po ano po yung attachment? Saan po ninyo i-attach kung meron po siyang ari-arian? Okay po? Yung ari-arian po niya ay hindi lang po limited sa tinatawag nating real property o sa lupa o sa building, okay? Ay pwede pong ma-attach po rito yung ibang mga tinatawag nating intangible properties po niya o personal properties. Tulad po na kung may sasakyan po siya, okay? Kung meron po siyang mga stock certificates or investment certificates, no? Pwede po natin itong ma-attach, no? Doon sa mag-file kayo ng complaint for attachment doon sa korte. Okay? Pag ito po yung naka-attach po, ang ibig sabihin niyan, hindi may ibig sabihin na ang attach na ang property ninyo dahil na-attach na hindi na po kayo yung may-ari. Kayo pa rin po yung may-ari, kaya lang yung inyong property is under custodial lihis kung tawagin or custody of the court. Ang korte muna ang siyang hahawak po o mag-administer ng inyong property. Okay po? Hanggang hindi po na-satisfy o nabayaran ang pagkakautang mo laban doon sa naghahabol nito. Pero bago po kasi magkaroon ng attachment po, mag-issue ng korte, okay? Ay kailangan po mayroong requirements na yung ikaw mismo, yung plaintiff o complainant, ay mag-file kayo ng ban. Ano bang ibig sabihin ng ban? Parang piyansa po yan na in case po na kayo'y matalo sa asunto at ito po'y yung ban ninyo ay mag-answer po yan, ay mananagot yan doon sa anumampong damyos na maaring napinsala ng dependent. Okay po? At kung halimbawa naman po nanalo kayo sa kaso, okay po? Kung hindi ba bayaran ng dependent yung pagkakautang, yung pong property na yan ay masasubject po yan to public auctions. Okay? Meron pong sumulat sa atin minsan
na bumili po siya ng lupa. Okay? Dito po sa may bandang Cavite. And then, yun nga po, dahil sa nagmamadali, excited, hindi na niya napacheck kung ano ba yung status ng lupa. Diba, sabi po natin sa mga videos natin, bago kayo mag-deal ng properties, especially sa lupa o sa bahay, condo, anything that you do, one must observe due diligence of a good father of the family. Ano bang ibig sabihin ng due diligence po? Ito po yung pag-iingat. Para din kayong isang, ang required ng batas, a due diligence of a good father of the family. Bakit po hinalimbawa ng batas natin yung good father of the family? Kasi po, in-expect po ng batas na ang isang ama o haligi ng tahanan ay hindi po gagawa ng hindi mabuti para doon sa kanyang pamilya. Okay po? At pinoprotektahan po niya ang kanyang pamilya. No? Ganun po ang konsepto ng due diligence. Ikaw, bilang isang ordinaryong mamamayan, ay ginagamit mo naman yung tinatawag natin minsan common sense o pag-iba yung pag-iingat. Pag-deal po ninyo sa property upang sa ganun, malaman po ninyo na ang mga consequences o ano bang status ng properties na yan. Marami pong nangyari dyan. Halimbawa po, may titulo pinakita sa inyo. Abay, maayos naman. Pinakita yung original. Oh, wala. Walang nakatatak na less pendants, walang nakatatak na adverse claim. So, kayo naman kagad, naniniwala kayo. Ha? At nag-execute kagad kayo ng deed of absolute sale. Eh, hindi ninyo napacheck doon sa register of deeds. Hindi kayo kumuha ng panibagong tinatawag nating certified true copy. Na yung pala, hindi lingid sa kaalaman mo, yung palang adverse claim o yung attachment ay nakapile na doon sa register of deeds at ayaw lang isurrender nung may-ari ng titulo, yung lupa. Kaya yung register of deeds ay nagsumbong sa korte at sinabi ng korte, o sige, ay i-attach mo na yan kung ayaw makinig sa iyo yung may-ari ng lupa. Okay, i-record mo na yan ay under custodial lease o nakaroon ng attachment. So, nung binili po niya yung lupa, kampante na siya, nasa kanya yung original owner's duplicate title. Wala daw, walang bahid na mansa, kumbaga, ay binili niya yung lupa. Nung iparegister na po niya yung lupa, nagtataka po siya, bakit hindi i-register? Yung pala, meron pong tinatawag na naka-attach po pala ito. Ang problema po, yung pinagbilhan niya ng lupa, ay hindi po niya makita. Yung pala, lumipad niya sa ibang bansa. Okay? So, ito po yung problema. No? Paano niya ngayon mapakancel yung attachment? Okay? Kung ikaw naman po yung may-ari ng lupa, okay? Personal property, ay gusto mo namang makancel yung attachment, magpawala. E pwede ka naman mag-file ng counter ban. Ibig sabihin, kung yung kalaban mo nag-file ng ban, halimbawa, 1 million para kung sakaling may damyos, pananagutan ng kanyang ban. Huh? Ay ikaw rin naman, pwede ka mag-file ng counter ban. Okay po? Na kung saan, kung ano man pong ban na binigay niya sa korte, ay ito po tinumbasan mo pa. No? Ang tawag niyo counter ban. In this particular situation, maaaring yung attachment po ika-cancel. Because why? Mayroon na kayong ban . So, in case na matalo man kayo sa litigation, mayroon na pong kasiguraduhan yung winning party na mayroon siyang mahabol at hindi lang sa iyong property. Kung hindi, mayroon pong tinatawag nating ban. Ang ban po kasi parang garantiya po yan ng bonding company na in the event no, na magkaroon po ng ganitong situation ay babayaran po nila. Nagkukubit po sila na sila yung magbabayad kung ano man po maging claim no nung tao na kanilang binigyan ng ban. Okay? Ng guarantee po. So, yan po ang in nutshell yung attachment. Ngayon, paano ba ma-enforce yung attachment? Pag nagkaroon po kayo ng nag-file po kayo ng asunto sa korte,
yung sheriff po ay atasan po ng korte yan. Now, sige, magpadala ng notice, pupunta doon sa register of deeds. O kaya, sasabihin ng korte sa iyo, kung ikaw yung may-ari ng lupa, isurrender mo yung titulo doon sa register of deeds para sa, pag sa ganun, ay magkaroon po na ito ng annotations. Okay po? Pag ayaw pong inyong sumunod, si RD po, yung register of deeds, ay hihingi po ng representation sa korte. Nasasabihin niya, paano po ito? Ayaw pong makinig yung registered owner, ayaw pong isurrender sa amin yung titulo. In this particular case, yung korte na mismo po ang o-order din sa register of deeds kung ano po ang gagawin. Na i-attach yung property, na doon na lang sa original na titulo doon sa kanilang office at dito minsan nagkakaroon ng situation na yung attachment ay hindi naka-reflect doon sa owner's original owner certificate of title dahil hindi sinurrender ng registered owner yung kanyang kopya. So ito yung mga instances po na tulad na napag-usapan natin ay kailangan po talaga na pagbibili kayo ng lupa o may dealing kayo sa lupa, always double check. No? Bago nyo bilhin, bago kayo magsarduhan, double check ninyo. Kumuha kayo ng certified true copy ng titulo. Makikita nyo doon, wala bang adverse claim ito? Wala bang attachment ito? Wala bang lease pendants ito? Okay? So, nag-transaction na kayo. Another, bago kayo, one day before na magpirmahan kayo, one day before, kumuha uli kayo ng certified true copy ng titulo. Bakit? Malay ninyo, let's say, 2 weeks before, nagsaraduhan kayo, wala pang pirmahan, and base doon sa certified true copy, wala naman nakalagay na liens dito. Now, nung nambalitaan halimbawa ng ibang claimants na nagkaroon ng transaction na meron palang magkaroon pala ng bilihan, na malapit na magkaroon ng bilihan, hindi ninyo alam, nag-file pala ng adverse claim. O kaya, nag-file pala ng complaint na sa korte at meron ng attachment at hindi naka-reflect, naka-annotate dito sa titulo. O hindi reflected doon sa nauna mong nakuhang certified true copy ng titulo. So, dapat po, bago nga kayo, a day or two before, magpirmahan kayo ng deed of absolute sale o contract to sell man yan, deed of assignment, whatever, double check nyo muna upang sa ganon ay hindi po kayo malagay sa alanganin at sa bandang huli ay iiyak-iyak na lang po kayo dahil yung palang lupa na inyong nabili ay meron palang problema. So, natapos na po yung kaso, okay po, pagtapos na yung kaso, or kung assuming na hindi nag-file ng counterban yung defendant, ay kung matapos na po yung kaso at manalo po ang defendant na halimbawa doon sa asunto sa kanya, ay matapos yung kaso, kung ikaw yung defendant, ay pwede mong hingiin sa korte na ilip na, wala na, ipa-cancel na yung attachment. Pag ganito po, ay yung court po ay mag-order dito sa sheriff at pumunta doon sa register of deeds upang sa ganun ay magkaroon po ng annotation, magkaroon po ng entry of judgment dito at magkaroon po ng based doon sa entry of judgment at yung final na ito, executory na, ay pupunta po ito sa register of deeds upang sa ganun ay ma-cancel po ang tinatawag nating attachment. Okay po? So, hanggang dito na lang po muli at kulang po tayo sa oras as usual. At hanggang sa muli po at maraming salamat sa inyong pagtangkilik.